So, ngayong umaga, buksan natin ang ating mga Bible. Sa Psalm. Bago bigay ang chapter and verses, nais ko lang magkwento sa inyo. Ito po yung nangyari mga 1965. Ako po yung mga 16 or 15 years old. Sa Maynila po, dyan sa may Loton, kung galing kayo rito sa Loton City Hall, sa left side po niyan, bago pumunta ng Intramuros, yan po ay lugar ng isang karnibal. Na napakalaking karnibal. Lahat ng maaari mong makita tulad ng ngayon nasa, ano ba yun, sa may, sa Super Highway? Enchanted. Ganun nung araw dyan. At marami kang makikita mga palaruan dyan, mga kasiyahan. Marinig yung boses ng mga babae, lalo pagkagabi, sigawan, tawanan. At isang bagay na napapansin ko noon, at ayaw kong sumakay sa mga ibang mga sakayan doon, mga roller coaster, at lahat mga ano doon na, sa araw, 1965. Ang gusto ko noon, yung tinatawag na House of Mirror. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, Sally, tsaka si Terry na adopted ni Mrs. King, kapatid ni Johnny, ang aming pinsa. Kaya sabi ko, gusto ko pumasok dyan. Dahil ako, medyo kinakarga dyan ako doon, maliit lang ako doon eh. Kinakarga ko itong magpinsan. Sabi ko, gusto ko sa House of Horror, Mirror. So pumasok kami. Alam niyo, pagpasok pa lamang, paglapit niyo sa may pinto, makikita nyo ang iba't ibang klase ng salamin. At pag nakita mo ang salamin, lumapit ka sa salamin ito, minsan matatawa ka, natatakot ka, malulungkot ka, mahihiya ka dahil iba't ibang itsura ng iyong mukha. Mayroong humahabang noo mo, lumalaki ang mga mata, minsan naman yung paa mo, ang laki-laki pero ang titik ng ulo, nakakatawa talaga. Pero yung pinto, pagpasok mo, nakalak na yon, hindi ka na pwedeng lumabas. So hanapin mo talaga ang exit, paano ka makalabas sa lugar na yon. Ngayon pagpasok mo naman, pagdahanap mo yung nakapa mo yung pinto noon, lahat kayo, kinakapa yung pinto, pagpasok nyo naman, wala kayong makikita kundi mga mukha ninyo. Ikot ka na ikot doon, nagkakabanggaan kayo, hindi nyo alam kung saan ang palabas na pinto. Kaya maraming umiiyak doon dahil sa ligaw na ligaw sila dahil panay salamin ang makikita. Iba sumusuko na kaya sinusundo na lang kasi may nanonood namang nagbabantay sa labas. Kitang-kitang ginagawa nyo para kayong mga nasisiraan ng ulo. Naliligaw kayo doon eh. Iyak na, pero kitang-kita sa labas. Pero tiyaga lang, lahat kami, kinakapan namin yung pintuan kung saan ang palabas. Ikot, kaliwa, kanan, hanggang sa kami po'y makalabas. Yung iba, tuloy na takbo sa takot. No? Pangamba nila, ayaw na nila pumunta roon sa isang kwarto na naman na kung saan pag lumapit ka roon, makikita mo yung totoong salamin. At doon mo makikita ang iyong sarili kung ano talaga ang totoong itsura. Hindi yung pangdaraya doon sa loob ng House of Mirror. Alam, minsan, ang buhay Kristiyano natin ay nagiging ganito ang pagharap natin sa Diyos. Sa ating pagharap sa Diyos, may kanya-kanyang tayong salamin sa buhay. Minsan tayo natatakot, minsan tayo nangangamba, tayo nawawala ng pag-asa, umiiyak tayo sa ating kalagayan, hinahanap natin ang exit pero hindi natin makita. At sa ating pagsisikap, nakikita natin ang palabas pero ayaw natin pumasok sa palibagong pinto para tignan ang totoong mong larawan sa salamin, dumalabas ka na dahil ayaw mo na makita ang iyong sarili. Kailangan natin lumapit sa huling pinto ng salamin upang makita natin na lahat ng ating nakaraan ay pawang anino lamang. At ang totoong larawan mo ay yung paglapit mo sa totoong salamin sa buhay. Anong salamin ang nasa atin ngayon? Tayo ba ay nasa totoong salamin ng buhay? Ang kailangan natin ay lumapit upang tayo ay mapalapit sa totoong anyo ng buhay. At yan ang nais kong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Maging sa aking sarili, lagi kong sinasabi sa aking sarili, nais kong mapalapit sa Diyos. Dahil ito lamang ang totoong buhay ng isang Kristiyano, ang mapalapit sa Diyos.
At ang ating Panginoon, nagbibigay siya ng pinto upang tayo'y makahakbang papalapit sa Kanya. At ang pintong yan, sa buong kasulatan, ay isang pinto rito, yung Psalms chapter 1. At dahil bubuksan natin ang Psalms chapter 1 upang malaman natin kung gaano kahalaga ang mapalapit sa Diyos. But before that, nais kong buksan natin ang ilang mga talata para makita natin kung gaano kahalaga ang mapalapit sa Diyos at ang Diyos ay mapalapit sa atin. James chapter 4 verse 8, huwag niyo nang bubuksan doon, nasabihin ko na lang na ang sino mang lumalapit sa Diyos, ang Diyos ay lumalapit din sa kanya. James 4:8. Nais kong buksan ang Psalms 34 verse 18. Ganito ang pagkakasabi. Psalms 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit o malapit sa may pusong wasak. Isang pusong basag. Isang pusong mapagpakumbaba. Isang pusong walang inaasahan kundi ang Diyos. At ang sabi dyan, iniligtas ang mga may pagpag na diwa. Mapagpakumbabang diwa. Isa pang talata, 73, Psalm 73, 28. Ang sabi sa Psalm 73, verse 28, ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginagawa kong aking kandungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Ito yung pinakamabuting bagay sa buhay natin, ang mapalapit tayo sa Diyos. At kung tayo hindi nalalapit sa Diyos, tiyak naroon tayo, tayo'y malapit o lumalangoy sa kasalanan. Kaya nga, para sa isang salmista o isang banal, isang taong matuwid, ang pagiging malapit sa Diyos ay iyong kabutihan. Psalms 119 verse 151. Psalms 119 verse 151. Ganito ang sabi. Ngunit ikaw, malapit o Panginoon, at lahat ng utos ay katotohanan. Na yung distance naman natin at sa Diyos, hindi po malayo ang Diyos. Ang Diyos ay malapit. At ang Diyos sa kanyang pagiging malapit, ito ay nasa kanyang kautusan. Kung saan ang kanyang kautusan, alam natin na bawat kautusan ay namumutawi sa labi ng Diyos. At kapag ka ito po'y ating minamahal, ang kautusan na siyang sakdal na salamin ng ating buhay, tayo po ay malapit sa Diyos. Kaya nga ang Psalms 1, itinuturo dito kung anong mga hakbang ang dapat nating gawin upang tayo mapalapit sa Diyos. Psalms 101, I mean Psalms chapter 1 verses 1 to 6. Ganito po ang sinasabi. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang ginagawa, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ibang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ito ang salita ng Panginoon at narito ang dalawang hakbang upang tayo mapalapit sa Diyos. Bago lahat tayo muna ay manalangin.
Upong Panginoon, walang sino mang tao hindi naghahangad na mapalapit sa inyo. Ngunit may kanya-kanya kaming mga paraan. Tulad kami nasa loob ng House of Mirror na pinagsisikapan naming makalapit sa inyo. Ngunit, ang totoo, nais naming lumabas, nais naming umigsit sapagkat nakikita namin ang aming pong totoong kalagayan sa loob po ng House of Mirror. Nakakatawa, nakakatakot, nakakalungkot, nakakadismaya, at nakakawala ng pag-asa. Ayaw namin ng ganitong buhay. Ngunit kayo po'y nagbibigay ng totoong labasan ng buhay na ito upang tumungo kami sa totoong salamin ng buhay, walang iba kundi ang sakdal na kautusan ninyo. Ngunit marami pong ayaw at totoong umiiwas sila, lumalayo. Ngunit sinabi ng Panginoon, ang sino mang naghahangad ng kanyang buhay ang siyang mawawalan. At sino mang nagbibigay ng buhay alang-alang kay sa Panginoon at sa kanyang salita ang siyang makakatagpo. Nawa nga'y mapalapit kami sa inyo ngayong umaga. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Na napakalinaw po dito sa Psalms chapter 1, kung tayo'y gusto at nais at ibigin nating mapalapit sa Diyos, dalawa lang pong bahagi ang itinuturo dito o dalawang hakbang upang maisagawa natin at tayo'y mapalapit sa Kanya. Una po, unang hakbang, kasabikan natin ang katwiran. Kapag wala po tayong kasabikan sa katwiran ng Diyos, hindi po tayo makakalapit sa Kanya at siya hindi mapalapit sa atin. At ikalawa, kamuhian natin ang kasamaan. Ano mang kasamaan, maliit man kasing laki man ng dulo ng karayom, masama pa rin. Kailangan itong kamuhian. Yan po ang dalawang hakbang na dapat natin gawin na dito po ini-imply ng talatang ito o ng kabanatang ito. Unang hakbang na dapat natin gawin ay magkaroon tayo ng kasabikan sa katwiran. Yun ang sinabi ng Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun po kailangan natin. Pero paano natin gagawin ito? Kailangan natin maging gutom, lumago, lumawak, lumaki ang gutom natin sa katwiran. Tino yung sabi. Verse 1 again, hanggang 3. Mapanad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan, itong kanyang kinauhaw at kinagugutuman, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang daho na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Lahat ng ginagawa ay nagtatagumpay siya. Kung tayo po'y malayo sa Diyos, lahat ng ginagawa natin sa mundo, maaaring nagtagumpay ka, pero hindi ka nagtatagumpay sa Diyos. Na paano natin gagawin ito? Upang ating kasabikan o kasabigan ang katwiran o ating magutuman ang katwiran. Ang tatlo po kinakailangan dito ayon sa ating talata. Una-una, iwasan natin umibig sa sanlibutan. Ikalawa, masyahang ibigin ang salita ng Diyos. At ikatlo, hangarin ang kalooban ng Diyos. Una-una, upang tayo po ay manabik sa katwiran at mapalapit sa Diyos, una-una, iwasan umibig sa sanlibutan. Now, ang pag-ibig po sa sanlibutan, inilarawan po rito sa verse 1, yung pong pagtayo sa payo ng masama, ng wicked, at ng paglakad, una-una, ang paglakad sa payo ng wicked, ng masama, at tumayo sa daan ng mga makasalanan, at maupo sa mga taong manlilibak. Yan po yung paglalarawan ng pag-iwas sa pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng tao, ng isang taong hindi mananampalataya, ay ang siya po ay lumalakad sa payo ng masama,
siya ay tumatayo sa daan ng mga masama, ng mga makasalanan, at nakikiupo sila o nakikisama, nakipamumuhay sila sa katwiran at prinsipyo ng mga manlilibak sa Diyos. Manlilibak hindi lamang sa salita, kundi sa kanilang way ng buhay. Yung kanyang lifestyle, iba yung kultura nila. Taliwa sa kulturang ibinibigay ng Panginoon. Nauna-una dyan ang sabi, iwasang lumakad sa kanilang mga payo. Ibig sabihin, ang kanilang mga paniniwala. Mga taong walang kaugnayan sa kanila, pero ang gagaling nila magpaliwanag sa iyo tungkol sa buhay na para bang alam nila ang isipan ng Diyos. Sa mga tuwid, hindi nila alam katwiran ng Diyos at isipan ng Diyos, kundi sila'y nag-iisip ng kanilang sariling kaisipan tungkol sa buhay na para bang kailangan din nila kailangan ng Diyos. Kahit gaano ka mang ka-religious, kahit ka gaano ka mang kalapit sa Panginoon, kung iniisip natin, tanda natin ang sanlibutan po. Kung iniibig mong sila, ikaw ay lumakad sa kanilang pag-uusap, madadala ka talaga. Unti-unti lang yan, nakita natin nakaraan, facing the giant of temptations, unti-unti po tayong nilalaso sa taras hanggang buong-buo na tayong nilalamon. Mag-ingat po tayo dyan. Nasaan ba ang ating pag-ibig? Nasa sanlibutan? O sa ating Panginoon? Tanda natin, ang sabi sa Ezekiel 36, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng bagong puso. Ang puso nating matigas, ang puso nating rebelde, ay kanyang bibigyan ng panibago para lambutin niya sa oras na ikaw ay maipanganak na muli. At maliban doon, ilalagay niya ang kanyang espiritu. Kaya imposible na hindi makatatayo at hindi makakaiwas sa pag-ibig sa sanlibutan ng isang taong matuwid. May isang kwento sa Old Testament, si King Ahasuerus. Si King Ahasuerus, ang kanyang nanay ay si Athaliah. At ang nanay niya, si Athaliah, ay isang pagkatong babae. At itong si King Ahasuerus, siya ay godly man, a godly king. Sumusunod siya sa hakbang ng kanyang magulang na si King David. Talagang itinuturo niya ang tamang pagsamba, regulative principles, at hindi worldly worship ang kanyang ginagawa. Pero dahil ang kanyang kausap palagi, ang kanyang nanay na si Athaliah, na-influensyan siya ng paniniwala ng kanyang ina. Dahil mahal niya at malapit sa kanya. At bandang huli, itong si King Ahasuerus, aba, sumamba na ng paraan ng sanlibutan dinadala sa templo ng Panginoon. Kaya ang buong bayan ng Israel naligaw, bumagsak sila sa totoong pagsamba. Huwag muna kayo matulog. Bumagsak sa totoong pagsamba, nawala sila sa totoong Diyos, kaya ang bayan ng Israel ay isinumpa ng Panginoon na sila'y pasakop sa ibang bansa dahil sa isang leader. Once, apply natin to sa ating mga magulang. Once ang magulang ay nahiwalay sa prinsipyo ng Panginoon, buong pamilya mo, dala mo sa iyong kasalanan. Iwasan ang umibig sa sanlibutan. Dahil ang pag-ibig sa sanlibutan, lumalakad ka sa payo nila, sa paniniwala nila. Pre, dito kay aasin so, daganda, lalakas, tataas ang posisyon mo kapag narito ka. Hayaan mo muna yung Catholic principles. Ito ang normal. Ito yung normal na takbo ng sanlibutan. Gawin mo. Then, ang sabi pa dyan, paano umibig sa sanlibutan? Iwasan at tumayo sa kanilang paraan o sa kanilang daan. Iwasan nating tumayo. Mag-iisyoso sa kanilang ways of life, kanilang lifestyle, pamumuhay. Alam niyo ba ang pamumuhay na yun? Very materialistic. Pag wala kang bagong ganito, hindi kain. Pag wala kang sasakyan, murang-mura na lang, 3,000 na lang ang down payment ngayon. Kung wala ka niyan, aba, kawawa ka niyan. Aba, kung wala kang ganitong bihis, aba, kung ganito, wala ka niyan. Yan ang way nila ng kanilang pamumuhay. And yet, people like you, believer, nagdudungan ka, nakikisalimuha ka sa kanila, tumatayo ka, nagmamasid ka, pinagmamasdan mo kung paano silang masenso,
iniibig mong sanlibutan. And thirdly, ang sabi dyan, iwasan mong umupo sa upuan, sa seat of mockers, mga blasphemers. They seem to be religious. Sila yung naniniwala rin sa Diyos. Pero, sila po'y nagmamak sa Panginoon. They mock God. They blaspheme God. Ayon sa kanilang uri ng buhay. Paano sila kumita? Paano sila yumaman? Paano sila umasenso? Kita niyo naman, libo-libo po ang mga nagbiktima ng mga scam. Bakit po? Hindi kasalanan ng mga tempters na yon, dahil marami pong nagpapatempt. Bakit po? Dahil hangat nilang umasenso at umangat sa buhay, sa mundong ito, ang buhay nila ay sa mundo na lamang. At hindi nila iniisip na totoong buhay natin sa Diyos. The more na ikaw ay nalalapit sa Diyos, alam nyo, nalilessen ang iyong pag-ibig sa world. Kahit yung yumaman ng world na yan. Ang sabi nga, what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his one soul? Sabi nga ni Pastor Rolly, kung titimbangin mo ang isang kaluluwa ng tao compare sa world, sa timbangan, buong sanlibutan, ang bigat ng isang kaluluwa. Mas malaga ang kaluluwa, mas mabigat pag tinimbang mo yan. Kahit mundo, dagdagan pa ng Neptune, Mars, ano pa, hindi pa rin tuugma, titimbang sa isang kaluluwa. Ganun po kalaga ang buhay natin. Pero makikita natin, marami pang umiibig sa sanlibutan. No, ang sabi ni John, the beloved, who loves Christ talaga, laging nandito sa dibdib ni Jesus Christ, itong kanyang pinsan, na si John, the beloved, nais na masunod ang kalooban. Hindi niya naisip na pinsan siya, iniisip niya his Lord and Savior. Kaya ang sabi niya sa mga kapwa mananampalataya, 1 John chapter 2, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Pero hindi ibig sabihin dito ay hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo kikita. Kailangan magsikap tayong kumita, pero dapat higit ang pag-ibig natin sa Diyos. Dapat higit ang ating pag-ibig sa ating Creator, ng ating Savior. Blessing sa atin na tayo mabuhay dito. Alam naman natin, providence of God, kung paano tayo umaasenso. And yet, ito naging problema. After na ang mga Kristiyano sa blessings, at hindi na sila after sa blessers. Kaya ang sabi ni John, huwag niyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay nila sa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino bang umiibig sa sanlibutan. Wala po ang Diyos sa iyo. Then 16, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Lahat ng nasa damdamin mo, lahat ng kagandahan nakikita mo, hindi mula sa Diyos, kundi mula sa sanlibutan. Yan ang temptation ng mundo. Then verse 17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nanantili magpakilanlan. Alam niyo, kung mahal natin ang Diyos, wala tayong may dadahilan, wala tayong katapiran. Pero kung mahal natin sa libutan, thousands of mga dahilan ang po maaari natin ilabas para masunod natin ang pag-ibig natin sa libutan. Di ba? Eh, pastor, kailangan po ito. Eh, pastor, ganito eh. Nung wala akong pakilam doon, tanong yung sarili mo, gaano mo minama ng Diyos? O gaano mo iniibig ang sanlibutan? Wala sa akin ang problema, ano sa iyo? Ano sa iyo? Bakit hindi ka makagawa ng paraan na ipakita mong pag-ibig mo sa Diyos? Pagdating sa Diyos, pinipikitan mo na. Pero pagdating sa sarili mo, bukal lahat ang mata mo. So po yung unang habang, bahagi ng unang habang, kasabikan ng katwiran, instead of loving the world, iwasan itong ibigin. At ikalawa,
upang kasabihan natin, katwiran, masihan tayong ibigin ng salita ng Diyos. Hindi tinuturo ng Biblia o ng Panginoon, huwag nyo na ibigin ang inyong asawa, ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak. Dahil ang muna mo ang ibigin mo lang ng Diyos. Hindi po ganun. Ay yung pag-aaral namin sa magdiwa. Na paano mo may papakitang pag-ibig mo sa iyong mga kapatid? Dapat gamitin mo pag-ibig ng Diyos sa iyo kasi ang pag-ibig ng Diyos ang siyang may ibig mo sa iyong pamilya. Yung pag-ibig mo as a natural person ay dapat po talagang nababalot ito ng pag-ibig ng Diyos na sa ganun, ang madama ng iyong pamilya ay pag-ibig ng Diyos at hindi pag-ibig ng iyong makasakim na damdamin. And how we do that? Tama ito gawin ito. Ibigin natin ang salita ng Diyos. Tignan niyo ang sabi sa verse 2. So nandun yung negative. Ang isang taong mapanal, isang taong banal, hindi umiibig sa sanlibutan, iniiwasan niya ito. Hindi siya tumatayo sa payo, hindi siya lumalakad sa daan ng ano, at hindi siya nakikiupo. Kundi, ano pong kanyang sinabi? Sa verse 2, kundi, nasa kapusan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kapusan. No, ito nakakatawa eh. Ang sabi rito, isang taong umiibig sa Diyos, ang isip niya ng palagi sa literal Diyos, binubulay niya, ninilay-nilay niya, ano ba ang aking nabasa, ano ba yung aking napakaya. Kung yung inisip natin, paano kaya papakain yung aso ko at tumapak? Paano kaya saan kayong doktor dalhin yung aking pusa? May pagtatawa kayo, pero maaaring nangyari sa inyo. Di ba? Di ba nakakatawa yun? Yung Diyos na lumikha sa'yo, lumikha ng tao, lumikha ng lahat ng bagay, ang hindi mo binibigyan ng halaga, ang binibigyan ng halaga o ano yung mga nilikha ng Diyos. Wala ka ng pagmamahal sa Diyos. Dahil ang pagmamahal sa Diyos, ito'y nakikita mo sa pagmahal mo sa salita ng Panginoon. Remember sabi ni John, ni Jesus Christ, John 14:21, whoever has my commandments and obey them, they are the one who loves me. And I will love them back. Sino man nagtataglay, nagbubulay, nagme-meditate ng aking salita, ginagawa, sila yung umiibig sa akin. Pero hindi tayo ito nagninilay-nilay. Kung saan-saan tayo nagninilay-nilay, pati mga ipis inalagaan natin. Alam nyo, yung pong mga mag-asawa na pinagkakasundo ng mga magulang, ang tawagin niyan, boya. Ayaw ng lalaki, ayaw ng babae. Pero, sa bandang huli, ito yung mga successful marriage. Alam mo bakit? Marunong yung mga magulang dito mga bata. Alam nilang future nila. At bandang huli, itong dalawang ito, they learn to love one another. They learn to love and respect, honor each other. Dahil ang pag-ibig po ay natututunan. Dahil ang pag-ibig not necessarily emotional. Kundi ang pag-ibig po ay will, kalooban. Pag sinabi kong itong babae ito, mamahalin ko siya, anuman mangyari. Ibig sabihin, meron kang desisyon, may disposisyon ka, meron kang will. Whatever happens, ano man, mag-iitsura niya, tumabangan siya, maksidente man, nahati man ang katawan niya, o mukha niya, di na nakakatakot na, pero dahil niloob mo, iyong winil, natutunan mo siyang ibigin. Hindi lamang sa damdamin, pero alam natin, pag oras na inibig mo sa tao, dahil sa iyong totoong desisyon, punong-puno po yan ang damdamin. Pero kapag punong-puno ka ng damdamin, ang siyang pagpaharap ko ng pag-ibig, nawawala yan. Kaya maraming mga broken marriages dahil sila'y umibig sa gandang islam ng mata ng isa't isa. Pero pag-ibig sa paga may kanya-kanyang luta, ayaw ko na. Nagbabago ng kanilang damdamin. Nakapag-ibig.
learn to love the Word of God. Matutunan ninyo, turuan ninyo yung sarili. Ibigin ninyo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay Espiritu, at ang Espiritu ang siya nagbibigay buhay sa atin. Psalms 119 verse 16. Ang sabi nito ng salmista, who loves the word of the law of God. Ang sabi niya, ako'y magagalak sa iyo mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Yan ang damdamin ng isang taong nagmamahal. Mga taong natututong magmahal sa salita ng Diyos. Sino ba itong salmista nito? Before, bago siya maging Kristiyano o mananampalataya, he hates the Word of God. Pero nung siya po ay nandun na sa kamay ng Diyos, naranasan niya, nagkaroon siya ng personal experience o encounter with God. Nakita niya na ganun ang Diyos. So, he learned. Talaga naman, natutunan niyang ibigin ng Diyos. Pwede ninyo ang sabi sa 24. Aking kasiyahan ang iyong mga testimonies, ang iyong patutuo. Ang mga iyon ay aking mga tagapayo. Kita nyo, ang isang totoong Kristiyano, hindi nagpupunta-punta kung saan sa mga counselor o counseling. Tayo, mahilig tayong kung may problema. Takbo ka tayo sa kanibayan natin na mga hindi mananampalataya at nagpapa-counsel tayo. Pag may problema ka, punta agad sa kapitbahay, punta agad sa pulis, eh ang problema mo naman, kapatid mo na naman sa church o sa pananampalataya. Ang sabi ni Pablo, kung kayo mismo, hindi kayo makapag-ayos ng inyong problema, pupunta kayo doon sa mga unbelieving authority para magpayo sa inyo. Ano may papayo nun? Makatao. Samantalang kung magkakapatid kayo, ang payo ninyo isa't isa, ibigin mo yung kapwa, forgive them. Then verse 35, akayin mo ako sa landas ng mga utos mo, sapagkat aking kinaluluto na dito. Kita mo, hindi lamang yung tagapayong salita ng Diyos, kundi hangad niyang dito siya, igabay, dito siya ngayon, bigyan ng totoong landas ng buhay niya, itong kaluguran niya. Verse 47, at ako'y natutuwa sa iyong mga utos na aking iniibig. Alam nyo, pag inibig nyo na ang salita ng Panginoon, katuwaan mo na yan. Kaya, secondly, learn to love God through His Word. Matutunan mong ibigin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Now, look at these Israelites people. Hindi nila kilala ang Diyos nung sila nandoon sa Egypt for 400 years. They hate God. They worship stones. They worship animals. They worship ano bang mga creeping things na lumalakad sa paligid nila. The same with the Egyptians. Sa Egyptian po, ang Diyos nila ay ano bang makita? Langaw, ipis, lahat din yung Diyos nila yan. Etong Israelites, pero dumating ang Diyos sa buhay ni Moises, ay si Moises ang ginamit ng Diyos, hindi sila makapaniwala. Galit sila kay Moises. Pero nung ipinakita yung mga himala, oh, they believe. Sila'y nakalakad, nakalabas sila sa alipin, pag-aalipin. Pero hindi nila talaga iniibig ang Diyos. Dahil hindi pa sila talaga converted. Kaya ang sabi ni Joshua sa utos ng Diyos, Joshua sabi mo sa kanila, Don't let this book, sabi, separate from your mouth. Huwag yung hayaan na ang aklat na ito ay mawalay sa inyong bibig. Basahin niyo ito araw-araw, bulay-bulay niyo ito upang maisagawa niyo ang lahat ng bagay ayon sa salitang ito. Ayon sa salita, hindi ayon sa sarili mong desisyon. Ayon sa salitang ito, upang ikay magtatagumpay at lahat ng iyong gagawin ay magsasucces. Ayon sa salita. Hindi sinasabing lahat ng nasa salita sundin mo. No. Principles natin, decisions natin, plans natin must be according to the Word of God. Hindi sila mga nagmamahal, pero
habang sila'y nagmamatigas, sila'y napupunta sa kasamaan ng kanilang buhay, hindi ba lang huli they love the Word of God? Natuto silang umahal sa Diyos. So paano po natin kasabihan ng katuwiran ng Diyos? Iwasan ibigin ang salimutan, masyahang ibigin ang salita ng Diyos, at ikatlo, hangarin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, kalooban ng Diyos, hindi masama. Ang kalooban ng Diyos, laging mabuti, laging matuwid. Bakit hangarin natin ang kalooban ng sanlibutan? Bakit hinangad natin ang ambisyon ng sanlibutan? Kaya nagkagulo-gulo ng ating bansa, sa ating mga leaders, hangad nila ang posisyon, at sila'y nangangako sa kanilang pangangampan niya. Pero pag nakaupo na, kanya-kanya na silang pangangatuyuran, hindi ako magnanakaw, wala akong ginagawa ganito, nakikipaglaban ako, ako natutuwang makukulong dahil sa aking pinaglaban. Hindi ka naman nakulong dahil sa iyong pinaglaban, pinakulong ka dahil sa iyong kasalanan. Iyan ang katuwiran ng mundo. Ano, kalooban ba ng Diyos yan? Hindi po. Ang kalooban ng Diyos, kung ikaw ay umiiwas sa pag-ibig sa sanlibutan, at ikaw ay umiibig sa salita ng Panginoon, tingnan niyo ang sabi sa verse 3, dating text, siya ay gaya ng isang punong kahoy na naitanim sa tabi ng agos ng tubig. Yun po ang kalooban ng Diyos, ng isang taong mananampalataya, umiiwas sa pag-ibig sa sanlibutan, at iniibig niyang simulan ang salita ng Panginoon, maitutulad siya sa isang matatag na punong kahoy na inaitanim sa tabi ng batis. Bakit po? Sapagat malaya siyang nakakasipsip ng kanyang lakas, ng kanyang vitamina sa tubig ng ibon. Yan ang kalooban ng Panginoon sa bawat mananampalataya sa atin. Dumago tayo, tumibay tayo, tulad ng isang punong kahoy na matatag. Nang sabi po dyan, na nagbubunga sa kanyang kapalamunan, ang kanyang mga tao na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay magtatagumpay siya. Itong kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya. Bakit inaangat natin ang kalooban ng salibutan? Nangangako sila na magandang buhay, pero pagkatapos nun, baka makulong ka. Lahat po ng bagay sa salibutan, nang sabi ni John, lumilipas. Pero ang nanatiling sumusunod sa kalooban ng Diyos, mananatiling magpapalataya. Ano pipiliin niyo? Kasabihan ng sanlibutan? Kasabihan ng katuwiran ng sanlibutan? Na pati ipis kailangan mo alagaan? Hindi mo nakakainin yung manok dahil mayroon ng animal rights? Bakit hindi nila pinagbabawal na parang manok? Bakit na pinagbabawal yung aso? Eh, teka, may yatang pinapalitan. Kulang yata yung Bill of Rights na yun. Eh, medyo tama pa yung mga sabadista eh. Mga vegetarian. Pero lumalabon din sila sa kalikasan. Bakit nila pinuputol yung mga laban? Now, back to Genesis pattern. Ano bang pattern? Ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga luntian, lahat ng mga puno, lahat ng makakain ninyo. Lahat po ng mga hayop ay binigay sa inyo bilang pagkain. Ngayon, magtatayo ka ng parang rights na yan. Yan bang hinahangad natin sa nyo? Ang gulo. Sabi mo, nagtanong mo kay aking anak, kay Lord, Lord, paano ba magsalita ng English mo eh? Sabi mo, ako, eh, tapat na siya. Ay, ano po pa? Mamaya, sumukat yung aking puso. Tapusin mo kaya ng English? Oo na. Ang kaya, guru-guru niya. Ano yung pinakulong dito? A, kani, I, A, B, C. Anong sound ng C? Okay. C. Pero pag binasa mo yung C na may AR na, ka, hindi na C, kundi dapat sar. Ang perfect na pronunciation talaga ng Pilipino. Yung Y, yeah, Y. W, W. Wala kang mababagong sounds sa bawat letra. Right? The perfect lang
numbers talaga ay numbers ng God. At hindi mababago. Heaven and earth shall pass away, but my word will stand forever. Sabi ng Panginoon, salita ng Diyos. So, pag ikaw po ay umiibig sa salita ng Panginoon at hindi mo iniibig ang mundo, dahil ang hangad mo ay ang pangako at kalooban ng Diyos, matutulog kayo sa isang punong matatag. Matibay. Namumunga sa kanyang kapanahonan. Hindi nalalantang kanyang mga damo. Laging sa iwa. Tanda ang kanyang ginagawa yung dati ng Panginoon. Now, picture natin yung sinabi ni Jeremiah, the same context. Jeremiah 17:8. Ang sabi ni Jeremiah 17:8, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at kumagapang ang mga ugat sa tabi ng patis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Alam niyo, yung ugat po ng punong kahoy, kung gano'ng kalawak yung dahon, ang sanga ng punong kahoy na matatag, dahil po nakadepende sa kanyang ugat na ito rin ay kumakalat, kumakapit, naghahanap ng masisipsip na tubig upang mapanatiling matibay sa liwa ang puno at namumungat nagdadahon nito. Ano prinsipyo rito ang tinuturo, mga kapatid? Paralayin mo ang iyong ugat upang dumami ang iyong buwan. Lumalim ang ugat mo sa salita ng Panginoon at pag-ibig sa Diyos nang sa ganon matatag ka at matatagumpala na gumpay bilang isang mananagpalataya. At si Apostle Peter, may krusya dito. Kanyang sinama na dito kung paano tayong lumalaganap, umahaba ang ating mga ugat at tumitibay yung puno ng buhay natin, ang ating bunga ay talaga namang sariwa. Ang sabi ni Peter, taglay ninyo ang katangiang ito. Ang sabi niya, 2 Peter chapter 1 verse 10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na palatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisod kailanman. Ano po ibig sabihin matitisod yan? Ibig sabihin, hindi kayo manlalamig. Hindi kayo mga katwiran, marami kang katwiran pagdating sa pakipagtagpo mo sa Diyos. Kahit kayang-kaya mong pagtagumpayan, hindi ka matitisod. Dahil pinagtitibay mo, sinitiyak mo ang pagkakatawag at pagkakapili mo sa Diyos. Yan ang Kristiyano. Yan. Ang mananampalataya na may kasagitan sa kapatid. Na-examine yourself. Turin niyo ang sarili. Anong salamin ang kinakandap nyo ngayon? Nakakaya? Nakakalungkot? Ang salamin, itsura ninyo? Nakapanghinayan? O nakakatuwa? Nakakatawa? Ngayon, humaharap tayo sa sakdal na salamin ng buhay. Ngayon, humaharap. Anong nakikita ninyo sa inyong sarili? O tinatakpan ninyo ang inyong mga mata. Nasabi sa 1 Corinthians 4:4, tanging sa talasdan ang tatakip ng ating mata para hindi natin makita ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya hindi natin marinig at hindi natin maunawaan ang ating sarili lamang ang ating tinitignan. Dahil ikaw ay piniringan ni Satanas sa iyo. Pero na tayo. Panginoon, tunay na
marami pong sa pantahan ng aming mga sarili. Kami po'y napakalapit sa inyo sapagkat punong-puno kami ng kaalaman tungkol sa inyo. Ngunit ang kaalamang ito, ang siya pong nagtuturo sa aming magmalaki at maging self-righteous. At ang katangiang ito ang totoong nagpapadalos sa amin. Sapagkat kayo po ay malapit sa mga taong mayroong masak na diwa, mapagpakbod ang puso na hanggang tumanggap ng pagtutuwid, hanggang tumanggap ng pagkapahiya ng aming pagkamakasalanan, magpakumbaba at magsisi, sapagkat ito lamang ang kinalulugdan niyo. Kayo po ay sanungan sa mga papagmataas, ngunit mabiyaya sa mga mapagpakbaba. Turuan niyo kami maging mapagpakbaba. Huwag naming isiping mataas ang aming pinag-aralan, sapagkat kung sa pinag-aralan ng tao kayo ay nakikilala, hindi na sana kailangan si Kristo magdaig at magdusa sa krus at magbigay ng banal na kasulatan. Meron niloob ninyo, through the foolishness of preaching, Panginoon, kayo doon, kayo nagliligtas at hindi sa karunungan ng tao. Maraming salamat po, Ama, na may magligtas kayo in Jesus' name.